Magandang araw po. Sa tamang diskarte lang, kasama ang sipag at tyaga, kayang-kaya mo magkaroon ng sarili mong alaga. Magandang araw po. Karamihan sa atin ay gusto rin natin mag-alaga ng baka, ng kalabaw, lalo na kung may space naman dun sa mga likod bahay natin. Meron tayong lupa pero nakatiwangwang, hindi natin nagagamit. Ang problema, wala tayong pambili ng baka, wala tayong pambili ng kalabaw. Kasama na yon sa pinakamalaking problema sa farming, kung saan gusto natin mag-alaga ng livestock, wala naman tayong pambili. Pero meron naman tayong solusyon dyan at yun yung magiging topic natin ngayon. At marami din naman na gusto rin magkaroon ng farm, gusto mag-alaga ng mga livestock. Ang problema naman nila, walang lupa, wala silang sariling lupa na paglalagyan nila ng livestock. So yun yung isa sa pinakamalaking challenge na kailangan pang mag-ipon ng sobrang matagal para makabili ng lupa para paglagyan ng livestock. So yun yung nagiging problema ng karamihan, kung saan may mga nagko-comment din dito. Gusto nga nila mag-farm, ang problema nila wala naman silang lupa. Gusto nila mag-alaga ng livestock, may lupa sila, pero wala naman silang pambili ng livestock. So yun yung mga napapansin nating problema. At ngayon, tatalakayin natin dito yung solusyon na baka naman makakuha ka ng idea para magkaroon ka rin ng livestock, magkaroon ka rin ng area na pag-aalagaan mo ng hayop, pagtataniman mo ng mga gulay, kung saan kung hilig mo naman talaga yung farming at nandun yung sarili mo, nandun yung passion mo, sigurado makakagawa ka ng paraan kahit hindi mo na kailangan ng milyon-milyon na pera, makakabili ka mo ng lupa, makakabili ka ng mga maraming livestock, hindi mo kailangan yun. Basta hilig mo, passion mo, gusto mo yung bagay na gagawin mo, maraming paraan. At yun yung tatalakayin natin ngayon. Pero hindi man natin kayang mamigay ng lupa dito, hindi man natin kayang mamigay ng livestock, kaya natin magbigay ng idea doon sa mga ginawa na rin namin, nasubukan na namin, na mga pamamaraan, napaka-epektibong pamamaraan para maging farmer tayo kung talagang hilig natin yung farming. At sigurado karamihan sa atin ay alam na rin natin itong idea na ito. Ngayon ay isishare lang natin yung mga naging experience namin kung paano kami nagkaroon ng livestock nang wala kaming pambili. O yung mga kamag-anak namin, mga kakilala namin, paano sila nag-alaga ng livestock, paano sila nagkaroon ng sariling livestock kahit hindi man sila bumili din. At ganun din, paano nagkaroon ng area na paglalagyan ng mga hayop kahit wala naman kami sariling lupa. So yun yung ating pag-uusapan, yun yung isishare natin ngayon dito sa ating topic. So sa ngayon itong nakikita nyo, ito ay si Kuya Bong na may mga alagang baka. Alam mo ba na kahit marami itong baka ni Kuya Bong, hindi siya bumili ng baka para magkaroon yan. Ang ginawa niya ay nakialaga siya hanggang sa nagkaroon na siya ng mga parte niya at yun yung pinapadami niya rin habang nanganganak. Tapos nakakabenta na rin siya para dun sa mga pangangailangan nila. So yun yung kagandahan dito, habang si Kuya Bong ay naghahanap buhay para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, nag-aalaga rin siya nitong baka. Kung saan umaga at hapon niya lang naman itong pinapastol, lilipat-lipat niya lang. Sa umaga, pinapastol niya. Pagkatapos nun, ay pwede na naman siya gumawa ng kanyang mga gawain para sa kanilang pangkain naman na hanap buhay. So ito ay bilang sideline niya lang. Ginagawa niya tuwing umaga, tuwing hapon, pag-uwi niya, pagkatapos ng kanyang trabaho. At habang tumatagal, napaparami niya. Kaya nagkakaroon na rin siya ng mas maraming parte. Dahil habang tumatagal, dumadami. Yung parte niya, pinaparami niya. At naibibenta niya rin para dun sa mga pangangailangan nila. So yun yung kagandahan sa ginagawa ni Kuya Bong. Katulad din ito sa ginagawa ng tatay ko. Ganon din yung ginagawa ng tatay ko noon. Nakialaga ng baka at nagkaroon ng part. At yung parte niya na babae, pinapaanak niya, hanggang sa nagdagdag ng nagdagdag. At nakakabenta, pambili na rin ng mga kagamitan na kailangan namin. So yun yung kagandahan doon. Doon naman sa lupa, ito ay pinapabantayan din at meron din parte sila Kuya Bong dito sa lupang ito. Kaya napakalawak din ang pastulan kasi hindi naman lahat na may-ari ng lupa ay may mga alagang livestock. Hindi naman lahat sila ay mahilig sa farming. Yung iba ay nagtatrabaho din base sa profesyon nila, doon sa mga hilig nilang gawin, sa gusto nila, sa passion nila. At yung iba naman ay nahilig sa farming. So yun yung magpo-focus doon sa farming kung saan marami siyang pwedeng pastulan. Napakalawak ng papastulan niya dahil mga damo lang naman yung kinakain ng mga ganitong hayop. So hindi naman siya makakasira doon sa mga pananim kasi damo lang naman kinakain niya. Maliban na lang kung itatali mo na malapit doon sa pananim katulad ng saging, uubusin talaga yan ng baka. Pati yung mga niyog na maliliit, kakainin din niya ng baka. So yun lang naman ang importante, kailangan lang mamanage natin maigi yung ating pag-aalaga ng livestock katulad nitong baka. So sa amin naman, tulad ng sinabi natin,
Kahit wala tayong lupa, pwede tayong mag-alaga ng livestock. Kahit wala tayong sariling pambili ng livestock, pwede tayong mag-alaga ng livestock basta't gusto natin. So katulad namin, kami ay tenant din doon sa Zamboanga del Norte. Hindi kami nagmamay-ari ng malawak na lupa, kami ay tenant, pero kami ay nakapag-alaga pa rin ng livestock dahil nga mga damo lang naman yung kinakain noon. Hindi naman yun makaka-epekto doon sa mga produkto na meron doon sa farm. Katulad ng niyog, dahil madalas sa produkto sa probinsya ay mga niyogan, so yun yung hinahabol lagi ng owner, ng may-ari ng lupa. Pag nag-cupras yung parte niya, so yun yung pinakahinahabol niya. Kaya tayong mga tenant, pwede na tayong mag-alaga ng mga livestock dyan. Damo lang naman kakainin. Maliban na lang kung punong-puno na ng livestock yung lupa niya at wala na siyang mga paglagyan ng mga gusto niyang itanim, so dapat may part na yung may-ari ng lupa. Pero kung hindi naman tayo nakakasagabal dyan kasi kunting livestock lang naman yung inaalagaan natin, maliit na space lang naman yung pinaglalagyan natin, hindi naman tayo nakaka-istorbo dun sa pinaka-main crops ng lupa, so walang magiging problema dun. Atin lahat yung pinagbentahan natin ng livestock natin. At ito ay base din sa naging experience namin sa pag-aalaga namin ng livestock sa lupa na sinasaka namin na bilang tenant. Maliban na lang siguro kung iba yung may-ari ng lupa, kakaiba yung ugali, so hindi natin masisigurado dahil hindi naman tayo eksperto dito sa batas. Kasi yung sinasabi ko dito ay base lang sa naging experience namin dahil okay naman dun sa owner ng lupa. Since dalawang area na tenant kami, both naman mabubuti yung mga may-ari. So walang nagiging problema doon sa pag-aalaga namin ng livestock. So depende na rin siguro yon sa owner. Pero kung pagbabasihan natin ang batas, hindi ko na alam yon. Dahil nga, ang alam ko lang ay base lamang doon sa naging experience namin. At hindi tayo eksperto dito pagdating sa batas. Kaya sa mga walang lupa, sa mga walang pambili ng livestock, maraming paraan na pwede natin gawin. Kung wala tayong lupa, huwag natin sisihin yung gobyerno, huwag natin sisihin yung mga magulang natin, huwag natin sisihin kung ano yung nakaraan natin. Dahil walang kasalanan yon. Kasalanan natin ngayon kung hindi natin kayang gawin yung gusto nating gawin dahil nga di natin alam kung paano natin simulan. So syempre kung gusto natin yung isang bagay, kailangan din natin gumawa ng paraan para magawa natin yung bagay na hilig natin gusto nating gawin. At yung mga nababanggit na natin, yun yung pinakapamamaraan talaga. Kung wala tayong puhunan, wala tayong pambili ng lupa, wala tayong pambili ng livestock, pwedeng-pwede pa rin tayo mag-alaga. Gamitin lang natin yung diskarte, sipag, tyaga, at galing sa pag-aalaga para pagkakatiwalaan din tayo ng mga may-ari ng livestock. So yun yung pinaka-importante na gagawin lang natin, magkakaroon na tayo ng sarili nating alaga nang hindi tayo naglalabas ng pera. O maliban na lang kung tayo ay bibili ng mga vitamins, nasa atin na yon. Pero katulad nitong pag-aalaga ni Kuya Bong, ang may-ari nito, siya na rin ang nagsusupport dun sa mga gamot, sa mga vitamins. So yun yung kagandahan kapag nagkakasundo tayo doon sa pinakamay-ari ng livestock, hindi tayo namumroblema lalo na kung napaka-supportive ng bawat isa. Tayo, inaalagaan natin mabuti yung mga livestock habang yung owner naman tumutulong din na magbigay sa atin ng suporta kung merong kailangang pinansyal para doon sa mga livestock, mga gamot, vitamins, doktor. Dahil itong mga bakang to ay minsan pinupuntahan din to ng mga veterinaryo kapag nagkasakit. Kung minsan nga hindi nakatayo, pinupuntahan to para i-inject. At yun yung sinusupport din ng owner ng baka. So yun yung kagandahan dito sa pag-aalaga ng baka. Kung magtutulungan, talagang meron tayong magandang makakamtan. So yun yung ginagawa nila Kuya Bong. Dahil dito sa mga bagang ito, meron pa rin silang parte dyan. Meron pa rin part yung may-ari dyan. At meron pa rin part si Kuya Bong dyan. Kumbaga, may mga baka pa rin dyan na hati sila. Since wala naman sa farm yung pinakamay-ari, so si Kuya Bong pa rin yung nag-aalaga ng ibang mga baka na parte niya na. So yun yung maganda dito sa farming. Basta nagkaintindihan, nagkaunawaan, meron talagang magandang patutunguhan. Basta lagi nating tandaan, gawin lang natin yung pinaka-best natin sa mga bagay na gusto nating gawin. Gawin natin yung pinaka-best natin dun sa mga ginagawa na natin ngayon. Dahil talagang napakalapit na makamtan din natin yung pinaka-best na para sa atin. At lagi din nating tandaan na sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa mga negosyong farming ay meron pa ring risk. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat ay pagdasal din natin. Kailangan may tiwala tayo sa taas para doon sa mga ginagawa natin. Dahil tanging siya lang ang makakasalba sa lahat. So yun lamang po. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood dito sa ating channel. Marami pa kayong abangan dito ng mga bagong updates at mga videos na mga tips, experience, ideas na isishare natin sa inyo. Please like our video at sa mga bago lang dito, please click subscribe, click the bell button at pilin mo yung all para ma-notify ka sa mga bago pa naming uploads. Maraming salamat po!